May mga bagay at pangyayari na talaga namang mahirap paniwalaan. Yung iba nga sa sobrang hiwaga ay nabibigyan na lamang ng eksplanasyon ng mga nakakatanda at naididikit sa masamang mga pangitain. Yung iba, good luck charm. Yung iba naman ididikit sa mga alien. Pero karamihan ay idinidikit sa second coming ni JC. Alam kong magiging pamilyar kayo sa kwento natin ngayon, lalo na kapag ikaw ay lumaki sa probinsya o di naman kaya ay lumaki kang kasama ang iyong mga lolo at lola. Matulad halimbawa ng kwento ng isang pangyayari sa Hulosulu noong nakaraang taon lang. Tara, alamin natin ang kwento. Noong July 7, 2019 ay may malamilagrong pangyayari o aparisyon na gumulantang sa mga taga Hulosulu. Dahil sa gitna ng kadiliman ng gabi ay bumungad sa mga taga rito ang pulupulutong ng mga liwanag sa kalangitan. At ayon sa mga aktwal na nakasaksi ng pangyayari ay talaga namang nakakikilabot ito. Dahil ayon sa kanila ay mistulang mga anghel daw ito na pababa sa lupa mula sa kalangitan ng kanilang namamalas. Pero syempre, hindi magpapatalo ang mga millennials dahil sabi naman nila ay UFO daw ito or sinag mula sa napakalaking spaceship. Dahil nga sa pangyayaring ito ay hindi naman talaga maisasangtabi ang mga pamahiin ng mga matatanda. Dahil ayon naman sa kanila ay ito raw ay senyales na mayroong magaganap na hindi magandang pangyayari kapag lumalabas ito. Madaling salita, bad omen daw ito. Well, malamang totoo nga kasi tingnan mo naman na nangyari ngayong 2020, di ba? Dahil mukha itong mga liwanag ng kandila ay tinawag ito ng mga tausog na lansok-lansok, sa Tagalog, kandila, sa English, candle. Ayon sa mga taga-Hulosulu ay napapadalas na ang paglabas ng lansok-lansok sa kanilang lugar. Dahil mula noong 2018 ay halos 2 beses na ito kada taon magpakita sa kanila. Instant trend agad ang mga pics na in-upload nila Benji Sulaiman at Amarkan Jidara sa Facebook. Dahil mula sa iba't ibang angle ay talaga namang nakamamanghang pagmasdan ang kakaibang pangyayaring ito. Ayon sa kanila ay tumagal ng halos 30 minuto ang pinomino na ito doon sa Hulosulu. Ayon sa PAGASA naman, normal na pangyayari lamang ito kung tutusin. Ayon pa sa kanila, bagamat hindi magkatulad na magkatulad ay maikukumpara ito sa Aurora Borealis. At ito ang kanilang paliwanag. Bagamat walang nakikitang ulap sa kalangitan noon, mayroon pa rin mangilan-ngilang mga maninipis na ulap na tinatawag na cirrus cloud. Ayon sa PAGASA, lahat ng ulap ay maaaring magtaglay ng ice crystals depende sa temperatura doon sa taas, kahit ang manipis na ulap na katulad ng cirrus clouds. Dito sa mga ice crystals na ito ay nagre-reflect ang liwanag mula sa buwan. Pero bago mabuo itong pillars of light ay nangangailangan ng isang partikular na hugis ng mga ice crystals upang makapag-produce ng katulad na liwanag ng nangyari sa Hulosulu. Kahit saan ay maaaring magkaroon ng pillars of light kahit nga siguro dito sa Maynila. Tumatagal lamang talaga ito nang hindi nalagpas sa 1 oras depende sa klima at cloud formation ng lugar. Sa ngayon ay naiingit na talaga ako sa mga taga Hulosulu. Dahil sa malamang ay 2 times nilang mararanasang makakita ng nga kaibig-ibig na pangyayaring ito kada taon. Instagrammable. Well, tapos na. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.